Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nasaan tayo? Nasaan tayo bilang mga Muslim? Bilang mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalungkot banggitin na yung para sa ating kapatid ay gusto pa natin angkinin. Imbis na tulungan natin ang ating kapatid na Muslim, tulungan natin ang ating kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa tayo nabubusog sa pagmamayari natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kundi gusto pa natin kamkamin ang pagmamayari ng ating kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin, mga kapatid, na temporary lang ang pamumuhay natin dito sa mundo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Isa sa talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, ang mga muhajirun at ang mga ansar, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, at ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na malapit ang kanilang mga puso sa isa't isa. Nagturingan sila bilang tunay na magkakapatiran sa pananampalataya ng Islam. Law anfaqta ma fil ardi jami'a, at ikaw mo, O Muhammad, sabi ng Allah, kung gugugulin mo ang lahat ng mga kayamanan dito sa mundo para gawin mo magkapatiran ang sinuman sa kanila o sila, para gawin mo magkapatiran, maging malapit ang kanilang mga puso sa isa't isa, ma'alafta ba ilakulubihin, hindi mo kayang gawin na kung saan ay malapit ang kanilang mga puso sa isa't isa. Walakinallaha allafa bainahum, subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpapahintulot, at siya ang ibig sabihin gumawa na kung saan ay nagkaroon ng tunay na magkapatiran ang bawat isa sa kanila, malapit ang mga puso ng isa't isa sa kanila. Mapapansin natin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, kung mayroong mga tao na hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, mapapansin natin, lahat ng mga bagay ginagawa natin, ginugugol natin ang ating oras, ginugugol natin ang ating mga kaalaman, isinasakripisyo natin ang ating mga pamilya, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, pero minsan ay wala tayong magawa, hindi pa rin natin magawa na mapagkasunod ang mga tao na hindi nagkakaunawaan o hindi nagkakaintindihan, kasi ang Allah mismo ang nagsabi na wala tayong kakayahan na mapagkasundo sila, basta tayo gawin lang natin, kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magtatawfiq. Pati si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, law anfaqta ma fil ardi jami'a, kahit lahat ng mga nasa kalupaan ay gagastusin mo, gugugulin mo para magkasundo ang hindi nagkakasundo, ay maaalaf ka ba'y napulubihin, hindi mo kaya pagkasunduhin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Kung ganun, mga kapatid, na lahat ng mga pamamaraan ay ginagawa natin para magkasundo ang bawat isa sa atin, ang iniingatan natin dito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, tayo ang magiging dahilan na kung saan ay mas lalong lumala ang hindi pagkakasundo ng bawat isa, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Huwag tayong umamin sa mga taong hindi magkakasundo, kahit saan man tayo napupunta sa kanilang mga pamamagitan, mga kapatid, ang ibibigay natin ay ang pagkakasundo. Huwag tayong magbidyo ng mga salita na magiging dahilan na lumakas ang loob ng isa na kung saan ay magagamit niya para tuluyan na hindi sila magkasundo. Huwag tayong bumidyo ng mga salita na kung saan ay marinig ng mga tao at makukuha natin ang mga tao na kung saan ay magiging dahilan na himbis na isa o dalawa o tatlo o apat ang hindi magkakasundo, at mas lalong dumadami ang hindi magkakasundo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano ang nakuha natin sa aral ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Gawin natin ang lahat saan man tayo naroon, dito sa kabila o doon sa kabila. Hindi ibig sabihin na kung dito tayo sa kabila ay kasusuklaman natin sa kabila, o kung dito tayo sa kabila ay kasusuklaman natin sa kabila. Kahit saan tayo naroon, mga kapatid, basta ang maisisir natin sa bawat isa ay ang tinatawag na pagkakasundo, hindi yung pagkakawatak-watak, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa bainahum, subhanahu wa ta'ala, siya ang nagbibigay
dahil siya ang papahintulot na kung saan ay ginagawa niya na maging malapit ang mga puso ng bawat isa sa kanila. Isa sa mainam na tinatawag na pagkakaroon ng kapatiran sa pananampalataya, mga kapatid, ay lahat ng hangarin natin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino mang tao na gusto natin, mahal natin bilang kapatid, kamag-anak man natin o hindi natin kamag-anak, ay ang hangarin natin ay para sa Allah. O kasusuklaman natin ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisa-naisay ni Abi Umama, kanudan siya ng Allah, "Man ahabba lillah wa abghata lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Tingnan ninyo mga kapatid, naibulat ni Abu Dawud na ayon kay Al-Albani ay ang hadith na ito ay matatag na hadith. Man ahabba, sino mang tao na mahal niya ang kanyang kapwa, gusto niya ang kanyang kapwa bilang kapatiran sa pananampalataya, o gusto niya na maging ganito, gusto niya na maging ganun, o ano man ang hangat niya sa kanyang kapwa, lillah, walang ibang dahilan kundi para sa Allah. Para sa Allah. Gusto niya ang isang tao, para sa Allah. Gusto niya ang kanyang kamag-anak, para sa Allah. Gusto niya ang kanyang kababayan, para sa Allah. Gusto niya ang kanyang komunidad, para sa Allah. Wa man abghada lillah, at ang sino mang ayaw niya ang kanyang kapwa o kasusuklaman niya ang kanyang kapwa, para sa Allah. Hindi pang personal na dahilan, hindi para sa kanyang mga anak, hindi para sa kanyang mga pamilya, hindi para sa kanyang kayamanan, o hindi para sa kanyang posisyon, o hindi para sa kanyang trabaho, kundi para sa Allah. Mahal niya ang kanyang kapwa? Para sa Allah. Kasusuklaman niya ang kanyang kapwa? Para sa Allah. Wa a'ta lillah, at magbibigay siya? Para sa Allah. Wa mana'a lillah, at hindi siya magbibigay o pipigil siya? Para sa Allah. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqad istakmala al-iman, nakumpleto niya ang pananampalataya. Tingnan ninyo mga kapatid, bilang kapatiran sa pananampalataya ng Islam, nakumpleto niya ang kanyang pananampalataya. Sinundan niya ang kanyang kapatid. Pumalit siya sa kanyang kapatid para sa Allah. Mahal niya ang kanyang kapatid para sa Allah. Kasusuklaman niya ang kanyang kapatid. Nilayasan niya ang kanyang kapatid para sa Allah. Ibig sabihin, binigyan niya ang kanyang kapatid para sa Allah, at pinigilan niya ang kanyang kapatid para sa Allah. Nakumpleto niya ang pananampalataya ng iman, ang pananampalataya sa pananampalataya ng Islam. Mga kapatid, nananampalataya sa Allah. Ang manzila ng ating kapatid, ang manzila ng kapatiran ay katulad ng sarili natin, mga kapatid. Tulad ng nabanggit natin na mahal mo ang iyong kapatid, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Manzila, katayuan ng ating kapatiran ay katulad ng katayuan natin sa ating mga sarili. Ayon sa talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala talmizu anfusakum wala talabazu bil alqab." Wala talmizu anfusakum, huwag ninyong siraan ang fusakum, ang inyong mga sarili. Itong sinasabi dito na ang fusakum, ang inyong mga sarili, ayon sa pagpapaliwanag ng tafsir, ay wala ya'id ba'dukum ba'da, huwag siraan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa. Wala talmizu ang fusakum, huwag ninyong siraan ang inyong sarili. Wala ya'id ba'dukum ba'da, huwag siraan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa. Wala talmizu anfusakum wala talabazu bil alqab, at huwag ninyong tawain ang inyong kapwa ng pangalan na hindi niya magugustuhan. Ito mga kapatid, ang dami-dami sa atin, mga bagsamuro, mga balikislam, problema natin ito mga kapatid, kasi kaganda-ganda ng pangalan ng ating kapatid.
pangalan ni Abdullah, kung ano-ano tinawag natin. Muhammad, Ahmad, kung ano-ano tinawag natin mga kapatid. Wala tanabasu bil alqab, sabi ng Allah. Ginagawa mo ng palayo ang iyong kapwa na kung saan ay parang mayroong lumalabas mo ng pagmamaliit sa iyong pagtawag sa kanya. Parang hindi mo inililibid. Imbis na tawagin mo sa kanyang napakagandang pangalan na Abdullah, Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, eh kung ano-ano mga palayo na itinawag mo, na hindi naman niya pangalan. Wala talabasu bil alqab. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, noong siya'y pumunta sa mga libingan, ayon sa naisalay siya ni Abu Hurairah kalugdan siya ng Allah, sinalam niya ang mga libingan, mga nakalibing. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahikun. Sumainyo ang kapayapaan, mga nasa libingan, mga nananampalataya. Insha'Allah, sa kagustuhan ng Allah, ay kami ay susunod din sa inyo. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Walidtu anna kad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Sana ay nakita natin, sabi ng propeta, ang ating mga kapatid. Ang ating mga kapatid. Inais pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maabutan niya, makita niya tayo. Makita niya ang kanyang mga kapatid. Nagtataka ang mga sahaba. Sabi niya, awalas na ikwana kaya Rasulullah, hindi mo ba kami mga kapatid? Uso ko ng Allah. Kala antum ashabi. Sinabi ng sugo ng Allah, kayo ay aking mga ashab, mga sahaba, mga kasama. Kayo ay aking mga kasama. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. At ang ating mga kapatid ay ang mga tao na hindi pa dumating o darating ng pagkalipas natin mga kapatid. Tayo yung mga tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay nais niyang makita. Sana ay nakita natin ang ating mga kapatid. Tayo yun mga kapatid na dumating pagkalipas nila, pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga pamayanan, mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun tayo kamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggat sa bago nilagutan ng buhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit pa rin niya na ummati, ummati ang aking mga pamayanan, ang aking mga pamayanan. Dapat magkakaisa tayo, dapat magmamahalan tayo mga kapatid. Kung wala tayong may share na magiging dahilan ng pagkakaisa ng bawat isa sa atin, hindi man lang tayo makapagbigyo ng salita na magiging dahilan na makadagdag ng hindi pagkakaunawaan o makadagdag ng hindi pagkakasundo ng bawat isa mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.